everyone. Welcome to our Bible study. And we're happy that everyone is here. Of course, we have to convene our Bible study as what we had before. So before anything else, we have our opening prayer. Who would like to lead to our opening prayer? Okay, let me pray then. Okay, can we bow our head? Lord Heavenly Father, thank you so much, Lord, that we're gathered here tonight to honor you and to glorify you. Thank you, dear God, for all the time that you have given us, the time to reflect on your words. As we commit ourselves unto thy hand, Lord God the Father, Lord our Father, teach us on how to agree and to harmonize together, to have humility and selfishness and patience to bear one another and making allowances because we love each other. And because you have loved us first, Lord God, the Father, we help us to strive earnestly to guard, to keep the harmony and oneness of the Spirit and the binding power of peace. Lord, thank you so much, Lord, for Dennis. As he deliver your words to each and every one of us, Lord, help us, Lord, to receive it with humility, Lord God, the Father, with humble-mindedness and tender-heartedness. Lord, sanctify us by your truth, for your word is truth. Forgive us, O Lord, of all our sins, Lord, and teach us, Lord, that let there be light in this world, Lord, because you are with us, Lord. All of this, Lord, we ask in the precious name of your Son, Jesus Christ, who have died for us to save us from sins. Amen. 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 Thank you so much, everyone. And, of course, Dennis, you may have the mic now, Dennis, as you deliver us the wonderful word of God. Okay, thank you, Tita Lolit. So, praise the Lord. We are gathered once again as a family via Zoom para mag-aral ng salita ng Diyos, no? And this is a wonderful privilege given by the Lord to us that we can be drawn nearer towards each other through Bible study and, of course, towards the Lord. Ang sabi ng Panginoon, if we draw near to God, He will draw near to us. And of course, that is what we desire most in our hearts, no? To have fellowship with God and to have fellowship with one another. Kasi ang Panginoon, He is actually the source of our salvation, the source of our joy. And He is everything to us, no? So talagang napakaganda that we as members of the family of God are gathered together in His name, especially to study His Word. And I'm happy na tapos na tayo sa James chapter 1. So gradually, little by little, we are going through the Word of God to learn more about His will for us. Kasi yun naman talaga ang purpose ng ating buhay. Di po ba? Niligtas tayo ng Panginoon para tayo ay mapalapit sa Kanya at para sundin natin ang kalooban niya para sa ating buhay. And by means of that, we can experience true joy and happiness in life. Kasi as I have said a while ago, our joy is in God. We have joy in loving God, knowing God, and doing His will. So, punta tayo sa text natin for this day, no? Sa ating Bible study, James chapter, what is this? 2, verses 1 to 4. I will show it on the screen para madali nating mabasa. James chapter 2, okay, yon, no? Okay, let's read this. My brothers, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. For if a man wearing a gold ring and fine clothing comes into your assembly, and a poor man in shabby clothing also comes in, and if you pay attention to the one who wears the fine clothing and say, you sit here in a good place, while you say to the poor man, you stand over there or sit down at my feet. Have you not then made distinctions among yourselves and become judges with evil thoughts? May God bless the reading of His word. Ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito is entitled, The Sin of Partiality.
Sa ibang translations, this is known as favoritism or discrimination. Baka magtanong po kayo, why are we studying this? Why is James mentioning this? Okay? Please remember yung general theme ng Book of James. Sabi sa chapter 1, na pag-aralan natin ito before, sabi niya dito sa verse, what is this? Verse 22 ng chapter 1, be doers of the word, not hearers only. Hindi po sapat na pinag-aaralan lang natin ang Bible, kailangan isagawa natin ito. We have to apply the truths of the Bible into our lives. And one of the greatest applications which is expected of a Christian is that we love people, we treat them fairly, we treat them equally. Doon papasok itong partiality or favoritism. Kasi if we are showing partiality or favoritism, ibig sabihin, we are not really doing the Word of God. We are not applying what we have learned. And that is wrong. Meron lang akong dalawang observations to say about partiality. Actually, apat. Pero part 1 lang muna para hindi tayo ma-solid food. I will just take up two things about partiality or favoritism. But just please remember, we are studying this. James is mentioning this because he wants us to be doers of the word and not hearers only. Ang ating topic ngayong umagang ito or ngayong araw na ito ay konektado pa rin sa napag-aralan na natin about being doers of the word. Una sa lahat, let us first define what is partiality or favoritism bago natin pasukin yung mga observations na nais kong ibahagi sa ating lahat. What is partiality? What is favoritism? It means you treat people according to their outward appearance. Ibig sabihin, yung ating treatment sa tao ay ang binabasehan natin ay yung panglabasan lang, hindi yung talagang nasa puso nila. So kung ang tao ay mayaman at kita natin na mayaman sila dahil maganda ang kanilang pananamit, eh maganda ang ating treatment sa kanila. Pinupuri natin sila, mabait tayo sa kanila. Pero kung ang tao ay kita natin mahirap, hindi maganda ang kanyang pananamit, siya ay pigado, pobre, nagiging iba ang treatment natin. Sinusupladuhan natin siya, binabalewala natin siya. Yun ang tinatawag na partiality, favoritism, or discrimination. At sabi ni James, mali yan. That is sinful. We should not do that. If we are to be doers of the word and not hearers only, we should not commit the sin of partiality or favoritism. Bakit? Dito na papasok ang mga observations. Una sa lahat, balik po tayo dito sa verse 1. Okay, sabi dyan, my brothers, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. Ano po ang ibig sabihin dito ni James? Ang ibig niyang sabihin ay ganito, totoo bang naniniwala ka kay Kristo Jesus? Totoo bang tinanggap mo siya bilang personal mong tagapagligtas at Panginoon? Totoo bang sumampalataya ka sa Kanya? Naiintindihan mo ba kung sino si Jesus? Si Jesus ang Panginoon. He is glorious. He is really the most honorable person of all. You claim to be a believer. You claim to be a follower. Why are you not following the example of Jesus if you claim to believe in Him? Yun ang punto ni James dito. Kaya he made a connection between faith in Jesus and favoritism na para sa kanya inconsistent yan. So, ito ang number one observation. Discrimination, favoritism, partiality is inconsistent with our faith in Christ. Kasi kung naniniwala po tayo kay Kristo Jesus, kung siya po ay ating Panginoon, susundin natin ang kanyang yapak at ang kanyang ehemplo. Eh ano po ba ang ehemplo ni Jesus? Ito ang sabi sa John 4:9. Sabi dyan ha, sa John 4:9. The Samaritan woman said to him, how is it that you a Jew
ask for a drink from a woman of Samaria. Jews have no dealings with Samaritans. Ito yung tungkol sa woman at the well sa John chapter 4. Na ang nangyari, kinausap ni Jesus Christ yung babae na Samaritana. E nagulat yung babae. Kasi number one, yung mga Hudeo, walang dealings with the Samaritans. Number two, sa kanilang kultura, hindi usual na ang isang estrangherong lalaki ay makikipag-usap sa isang babae. But Jesus Christ did that. You know why? Because he did not show favoritism. Eh ano ngayon kung Samaritana ka? Eh ano ngayon kung babae ka? I treat people fairly, equally, and with love. I do not show discrimination. Oh, patuloy po tayo sa pag-aaral tungkol sa what is this ehemplo ni Jesus Christ. Ano ang sabi sa verse sa Luke chapter 5 verses 12? While he was in one of the cities, there came a man full of leprosy. And when he saw Jesus, he fell on his face and begged him, "Lord, if you will, you can make me clean." And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, "I will, be clean." And immediately, the leprosy left him. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig pong sabihin nito ay si Jesus, kahit yung yung leper, yun ang klase ng tao na pinagdidirihan natin. Nakakatakot yun na hihipuin mo ang isang taong leper. Baka mahawaan ka. But Jesus Christ did that. Grabe, no? Why? Because of love and because he did not show yung tinatawag na discrimination. Wala siyang partiality. Wala siyang favoritism. In fact, hinawakan niya yung tao, pinagaling niya because of love. Yun ang ehemplo ng ating Panginoon. Marami pang ginawa si Jesus Christ na nagpapakita actually na he was a person na walang discrimination, walang favoritism. Yun ang ating Panginoon. Hold the faith of in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. So, balikan ko po yung ating punto. Are we really believers in the Lord Jesus Christ? Tapos, tandaan po natin, who is our Lord? Anong pwede nating ipagyabang kumpara sa ating Panginoon? Ang Panginoon natin, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Lord of Glory. He is the highest of all. Siya na yung pinakamataas sa lahat. Pero ano pong ginawa ng ating Panginoon? Kahit siya ay mataas, siya ay naging maawain, mapagmahal sa mga taong mahihirap, sa mga taong nangangailangan sa Kanya. This is our Lord. He is the Lord of glory. But in spite of His glory, He loved the poor. He loved those who are low. He loved this kind of people. He did not show discrimination. So yun po ang number one. Partiality is inconsistent with our faith in the Lord Jesus Christ. That is why we should not show partiality. Pero itong ikalawa, at dito po tayo magtatapos. Balikan po natin itong verse 2. Sabi dyan, if a man wearing a gold ring and fine clothing comes into your assembly and a poor man in shabby clothing also comes in, anong nangyayari dito? James is talking about what he observes is happening in the churches. Nakakalungkot po ito. Itong ilustrasyon or example na binigay ni James, this is a real life scenario. Nakita niya po ito na nangyayari sa mga simbahan. Eh hindi po dapat mangyari ito sa ating mga churches. Imagine, our church is a church where the Lord Jesus Christ is supposed to be exalted and His commands are to be followed at ang yung commandment niya is to love your neighbor as yourself. Pagkatapos, ang nangyayari, pag may papasok sa simbahan na mayaman, yun ang bibigyan natin ng pansin. Pagkatapos, kung may papasok na mahirap lang, ang ginagawa natin, isinasatabi lang natin siya. Sasabihan natin yung mayaman na, dito ka sa front. Pero yung mahirap, diyan ka na lang sa sahig, umupo. Hindi. Ano sabi ni James? Sabi niya, if you do that,
and you make distinctions among yourselves, you become judges with evil thoughts. Ito ngayon ang ikalawang observation. Dito ako mag-e-expound, judges with evil thoughts. Partiality is indicative of an evil heart. Pag ganun po tayo, na ang binibigyan natin ng importansya yung mga mayayaman, pero yung mga mahirap, hindi natin nire-respeto dahil mahirap sila, ibig sabihin, ang puso natin may diferensya. Ibig sabihin, yung puso natin puno ng evil thoughts. So, ang problem pala ng discrimination, ito palang discrimination, itong partiality, itong favoritism, they are symptoms of an evil heart. Something is wrong with our hearts. What is happening? Ang nangyayari pala dito, yung ating puso, nasisilaw pa rin ng pera. Kung kaya, kung may makikita tayong tao na mayaman at maraming pera, yun ang hinahangaan natin, yun ang nilalapitan natin, yun ang pinupuri natin. Pero kung mahirap, baliwala siya sa atin. So, sa ulit, ano ang nangyayari dito? Pinapakita lang na may maling nangyayari sa atin puso. Ito po ang sabi, diyan papasok ang judges with evil thoughts. The reason why we are judging according to outward appearance is because our hearts are full of evil thoughts. There is something wrong with our heart. Sabi ng Bible tungkol sa evil heart ganito, it is not that which goes into the body which defiles a man, but that which comes out of the mouth. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung minamata pobre mo ang isang mahirap na tao, ang ibig sabihin, kaya mo ginagawa yan, yan ay nanggaling sa puso mo. Kasi yung puso mo, puno pa rin, nasisilaw pa rin sa pera, slave pa rin sa greed. That is why we have evil thoughts regarding other people. That is why we look down on the poor. Because our hearts are not clean. Ano pong solusyon dyan? Dito po ako magtatapos. Sabi po dito sa Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Uulitin ko po. Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ito po ang solusyon sa problemang ito. This is inconsistent with our faith in Jesus. Ito pong favoritism, ang pagmamata pobre sa tao, yan ay not consistent with our claim to believe and to follow Jesus. What is the solution? Repent. Humingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon at tayo po ay manalangin, Panginoon, linisin mo po ang aking puso. Kaya po ako nagkakaganito, kaya po ako nagiging disrespectful sa mga taong mahihirap because there's something wrong with my heart. I need you, O Lord, to cleanse my heart. Sana po, yun po ang gagawin natin, yun ang magiging application natin ng passage na ito. I hope that what we have learned today will lead us to pray to the Lord and ask Him, Lord, please cleanse my heart.